I cannot hear your voice. I hold on to what
this room, and though I cannot see, if the storms of life they come and the road ahead gets deep, I will lift this sense in faith and I will believe. I'll remind myself of all that you've done and the life I have because of the sun. Love came down and rescued me. Love came down and set me free. I am yours, I am forever yours. Mountains high or valley low, I sing out and remind my soul. Yeah.
was no need in me pretending. And I gave you everything. I gave you everything. You deserve my full attention and nothing less than my devotion. Thank you.
can have my all. Come on, with all your heart, you say, yes, Jesus. Palakpakan po natin si Lord ng malakas. Of course, excited po tayo dyan sa ating conference. Amen po. Amen. Sige po, lahat ng excited sa conference natin at ngayong umagang ito, ngayong hapon na ito, ngayong gabing ito, lahat na. Palakpakan po natin si Lord ng malakas. Come on, come on. Welcome po sa mga bago po nating kasama. At kung hindi nyo pa po ako kilala, I'm Pastor Edward po. At ngayon po ay, tayo po ay nasa second installment po ng ating bagong series na Me and My Emojis. Me and My Emojis. Sabi po natin dito sa series na ito, pag-uusapan at pag-aaralan po natin yung how can we deal with our emotions. Napaka-seryosong usapin po nito. Okay, kasi po, naintindihan natin that our emotions affect our motions. Tandaan niyo pa po ba yun? Diba, last Sunday po, pinag-aralan natin yung fear. Fear. Sabi nga po, fear. So hindi po tayo pwedeng mabuhay sa takot. Bagkus tayo po dapat nabubuhay sa pananampalataya. We walk by faith and not by sight. Mga kapatid, hindi sa takot. At ngayong oras na pong ito, mga kapatid, isa na naman po sa 7 universal emotions po ang ating pag-aaralan, of course. Bakit po? Kasi nga ang ating emotions can often dictate not only how we feel, but also how we perceive and respond to the world around us. Believe me, mga kapatid, kahit na pastor po kayo or kahit na believers ka, kapag hindi mo na control ang emotions mo, dadaling ka nito sa maling kilos. Okay, maling buhay. One time po, nung bago pa lang po akong nagmamaneho, kasama ko po yung aking wife, dito po malapit na po kami, pauwi na kami sa bahay eh. Dito na po kami sa tapat ng Sandigan, nagkaroon po ng traffic. Then, habang nakahinto po kami, yung nasa harapan namin, umatras. Ang bira, eh, bago yung kotse. So, pag-atras niya ng ganyan, so nagulat po kami. Dumiretso, umabante. Ang bira. So, right there and then, nung pag-atras, pagka-abante, nung pag-atras po, nung natrasan kami, parang wala pa akong naramdaman eh. Nagulat lang kami, ang bira, tinamaan tayo. Nagalit po ako nung dumiretso. Parang wala lang nangyari. Nangyari po sa inyo yan. Di ba? Nung una, chinachat-chat ka, parang concern. Tapos nung napopol ka na, parang wala na siya. Nangyari po sa inyo yan. Parang ganon. Pero ganon pa man, dumiretso, ang bira yan o. Kasi hinabol ko ngayon, hinabol ko po. Tapos, itong kotse na ito, sakto, papunta dun sa lugar namin. Sabi ko, nung papunta siya sa lugar namin, sabi ko, tapos ka na dito. Dito ka na tapos. Siyempre, kala mo talaga siga eh, no? Teritoryo.
So nung nagkapantay po kami dun sa U-turnan, mga kapatid, binaba niya yung window niya. Sabi niya, sir, bakit? Sabi ko, binangga mo kami. Sabi niya, hindi ko po kayo binangga. Sabay, takbo na naman. Sabi ko, pambira. Lalo kong nainis, so hinabol ko po. Nabol namin. Drive kami, habol lang kami. Parang ano, nakapanood niyo na yung Fast and the Furious. Parang ganun. Pero 40 lang yung takbo. Kasi maano lang naman, maliit lang yung daanan. Eh, doon pa pumupunta sa lugar namin. Sabi ko, tapos ka. Dito to sa lugar namin. So, habol ako ng habol, binubuli ko siya, iniilawan ko, binubusinahan ko. Biglang may narinig ako na boses. Sabi niya, anong ginagawa mo? Yung pala yung misis ko. Tagal na pala akong sinasabihan, anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Tumigil na lang po ako nung narinig ko yung pastor ka. Sabi ko, pambihira, oo nga pala, pastor nga pala ako. Anong ginagawa ko? So, iniwanan ko na po. Umuwi na kami sa bahay namin. Ito po matindi. Pag park namin, mga kapatid, tignan namin yung kotse. Ayun, salamat kay Lord, walang tama. Hambir, alam niyo po, mga kapatid, ito yung point natin eh. Na kapag na-control tayo ng emotions natin, mga kapatid, gagawa ka ng mga bagay labas sa dapat mong buhay. Hindi ka naman dapat ganun eh. Hindi ka naman mainitin ng ulo eh. Kaya lang na-control ka ng emotions mo. Di ba? Hindi ka naman talaga magagalitin eh. Kaya lang na-control ng emotions mo. Hindi ka naman bastos eh. Pastor ka pa nga, hindi ka naman talaga palaaway. Kaya lang naunahan kang kontrolin ng emotions mo. Mga kapatid, kaya napaka-importante po maintindihan at matutunan po natin how to control our emotions bago po tayo i-control nito. Kaya po ngayong oras na ito, mga kapatid, ang pag-aaralan naman po natin ay yung galit. Yan, okay po, galit. Pakisabi nga po, anger. So, pag-usapan po natin, paano ba tayo dapat magalit? Okay bang magalit? Okay ba yan? So, how to get mad and glorify God? Pag-usapan at pag-aralan po natin, paano ba dapat magalit at the same time, hindi po sa atin nagagalit ng Panginoon, natutuwa sa atin ng Panginoon. Parang pwede ka naman, okay, lalo na kapag pwede ka na talaga, pwede ka namang nasa isang relationship, pero nag-glorify mo si Lord. Pwede ka namang nasa eskwelahan at the same time, nag-glorify mo ang Panginoon. Tama po ba? Amen po ba? Diba? Pwede ka namang nagtatrabaho, busy sa trabaho, busy sa negosyo, at the same time, nag-glorify mo si Lord. Nag-flourish ka sa corporate world, nag-flourish ka din sa relationship mo kay Lord. Pwede po yun. Okay po? Pwede po yun. Noon po kasi na-experience ko, mga kapatid, na nung nag-aaral pa po ako, nung nasa loob ako ng paaralan, doon po lagi yung hindi pinakamaganda yung estado ng spiritual life ko. Kasi nga naman, ako compromise. Tapos kapag bakasyon, on fire ako kasi summer eh. Lagi pong ganun, mga kapatid. Pero naiintindihan ko, pwede pala. Pwede palang sabay na may kasama kang mga hindi mananampalataya, pero hindi nasisira ang iyong pananampalataya. Pwede pala yun. In the book of Ephesians chapter 4, verse 26 hanggang 27 po, dito po ituturo sa atin ng Panginoon ano dapat, or ipapakilala sa atin, anong meron sa galit. Okay? Verse 26, sabi po dito, in your anger, do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry. And do not give the devil a foothold. Sa NASB po, sa ibang version po, sabi dito, be angry. Hindi, no? Be angry. Parang tila baga inuutusan tayong magalit. Be angry. Eh bakit hindi ka ba magagalit kung mali na talaga yung ginagawa? Di ba? For example, di ka ba magagalit kung yung disciple mo hindi nagsisimba? Magagalit ka. Kasi kagalit-galit yun. Di ba? Di ka ba magagalit kung yung mahal mo sa buhay ay mali na yung ginagawa? Kagalit-galit yun. So, pagkagalit-galit, magalit. Naalala niyo po si Jesus Christ nung nagalit? Binaliktad niya yung mga lamesa. Di ba? Binaliktad niya yung mga lamesa ng mga ano doon, parokyano, ng mga nagtitinda, mga nagninegosyo. Not because nagninegosyo sila. Kung hindi po, mga kapatid, dahil pinahihirapan nila yung mga gustong sumamba sa Diyos. Na instead na naging bahay-sambahan, itong tahanan ng Panginoon,
ay naging bahay negosyohan na lang. Kasi po, ganito po yun mga kapatid. Pupunta ka doon sa templo, hindi pwedeng wala kang daladala. Hindi pwedeng wala kang offering. Siyempre, ikaw ba naman, naharap ka sa Diyos, wala kang daladala? O, umarap ka nga sa hari, di ba? Kahit sa mga negosyo, pag-aharap ka sa mga kliyente mo, di ba? Somehow, meron ka pa rin kahit papano, may daladala ka. Mga kapatid, lalo na sa Panginoon. So, itong mga kawawang gustong sumamba sa Diyos, mga kapatid, yung daladala nila, papalitan yon. Papalitan. Tapos yung ipapalit, hindi rin pwede. Biruin mo, layo-layo ng nilakbay mo, tapos yung daladala mo para ibigay o i-offer mo sa Panginoon, hindi tatanggapin. So, gagawin nila mga kapatid, babalik na lang. Hindi na sila makakasamba. So, nagalit ang Diyos. Kasi yung mga dapat sumamba, hindi makasamba. Dahil po sa pinagagawa ng mga tao dito sa templo, mga kapatid. So, nagalit ang Panginoon. Okay po? Kaya po, huwag po kayong magugulat. Baka minsan, makikita nyo po yung mga leaders ninyo magalit. Kasi nga, yung anger, mga kapatid, yan ay common response ng tao sa isang sitwasyon. Okay po? Kahit ikaw pa pinakamatagal na mananampalataya dito, di ka makakaiwas dyan. Magagalit po tayo. Sa verse po na ito, sa Ephesians, mga kapatid, Apostle Paul talks about anger and what to do with it. So be angry, he says. Whether our anger is right or wrong, we can't deny it's there. But Paul isn't simply commanding believers to get angry. Paul is talking here about what to do with our anger. So there is much treasure in this verse po. Marami po tayong matututunan sa verse na binasa po natin ngayon. So tigmulan na po nating hukayin. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan ngayon ay holy anger. Sabi nga, pakibasa nga po ng malakas. 1, 2, 3, go. Holy anger. How to get mad and glorify God at the same time. Okay, so number one, ano bang meron dito sa galit na kailangan po nating matutunan? Number one po, gusto kong maintindihan natin, do not sin. Okay? So hindi po tayo pinagbawalan magalit. Sabi ko nga kanina, kung nakakagalit naman talaga, okay po, biro mo, nasa gilid na gilid ka na ng kalsada, tinamaan ka pa. Diba? Ikaw pa yung nabangga. Ikaw pa yung natamaan ka pa ng bisikleta, gilid na gilid ka na ngay, tama naman yung dinadaanan mo, mga kapatid. So hindi po tayo pinagbawalan magalit. Kasi hindi po talaga tayo makakaligtas dito. Pinagbawalan po tayo magkasala kapag nagagalit po tayo. You can be angry without sinning. Pastor, pwede ba yan? Pwede bang magalit nang hindi po nagkakasala? Pwede po, mga kapatid. Paano? Be objective. Be objective, mga kapatid. Pag sinabi po nating be objective, mga kapatid, simple lang. Pag sinabing be objective, sabi po dito, mga kapatid, yung galit mo, make it sure yung galit mo hindi influenced by personal feelings. Okay? Or opinions in considering and representing facts, mga kapatid. Make it sure, kapatid, kung magagalit ka, ay una, syempre, nakakagalit talaga. Pangalawa, baka naman yung galit mo ay na-impluensyahan ka lang ng galit ng iba. For example, hindi ka naman talaga galit sa kanya. Kaya lang yung kakilala mo, galit kasi sa kanya, kaya galit ka na rin. Kahit wala naman sa'yong ginagawa yung tao. Okay po? Be objective. Sabi ko nga po kanina sa service natin sa Holy Spirit po, mga kapatid, bago ka magbigay ng 100% emosyon, alamin mo muna ang totoong sitwasyon. Bago ka magalit. Kasi nga naman, baka, galit na galit ka, no? Hindi mo nga alam yung buong kwento. Di ba? Napasa lang sa'yo. Mga kapatid. So be objective sa mga galit po natin. Nakakagalit ba talaga? One time po, nag-aaway yung dalawang magkapatid, si Faith tsaka si Hope. Nag-aaway nila lapis. Siyempre, mga bata. Kaya lang siyempre, kailangan nating turuan, nag-aaway sila, mga kapatid. So sabi ko sa kanila, in-explain ko sa kanila na mas importante silang dalawa kaysa dun sa pinag-aawayan nila, yung lapis. Ibig sabihin, gusto ko silang turuan na pagbigyan yung isa't isa. Okay po? So in-explain ko pa uli para mas maintindihan inisa-isa ko. Sabi ko, mas importante yung kapatid mo. Sabi ko kay Faith, mas importante si Hope.
over the pencil. Okay? Ganon din kay Hope. Sabi ko, mas importante si Ate Faith kaysa sa pencil. Huwag kayong nagagalit. Kayong nag-aaway. So para mas may, para makita ko kung naintindihan nila, inisa-isa ko sila. O sabi ko, Faith, sino mas importante? Anong mas importante? Yung kapatid mo, si Hope, o yung lapis? Sagot po ni Faith, si Hope daw. Sabi ko, praise the Lord, may natutunan. Okay na? Dito na ako sa isa. Sabi ko kay Hope, Hope, sino mas, anong mas importante? Si Ate Faith o yung pencil? Eh, galit na galit eh. Umiiyak. Sabi niya yung pencil. Mas importante yung pencil kaysa doon sa atin niya. Ipagpapalit mo yung less important doon sa mas importante. Dahil po sa galit, mga kapatid. So check muna natin yung galit natin. Kagalit-galit ba talaga yung situation? Baka naman na-influensyahan ka lang. May tamang dahilan po ba yung galit natin? Para po hindi tayo magkasala. Kasi nga naman mga kapatid, kadalasan po kapag tayo nagalit, mga kapatid, okay po, ay magiging mali na. Lalo na kapag hindi po tayo objective, kapag subjective po tayo, magiging mali na yung next actions po natin. So gusto pong maintindihan natin, una, mga kapatid, kapag tayo nagagalit, huwag kang magkakasala. Pilitin mong huwag magkasala. Do not sin. Mamaya, pag-aralan po natin paano natin ipaprocess itong galit na ito. So una, kailangan natin ay saintly anger. Yan. Paaralin po natin yan. Alam ko po, ano tayo, hindi tayo familiar sa word na yan or mas familiar tayo sa holy, banal na takot. Yan. So dito, magkaroon tayo ng banal na galit. Di ba? Galit na galit talaga ako sa sarili ko, Pastor. Bakit? Kasi nahulog na naman ako sa kasalanan. Yan, magalit ka. Sarili mo. Galit na naman ako, Pastor, kay Satan. Yan. Kasi bakit? Naisahan na naman ako. Yan. Yung mga ganyan, mga kapatid. Okay po. Pangalawa, letter B, sabi rito sa verse 26, don't let, sa ibang version po, don't let the passion of your emotions lead you to sin. Don't let anger control you or be fuel for revenge, not for even a day. So gusto pong maintindihan natin yung sinful anger. Una, saintly anger. Pangalawa, yung sinful anger. Your anger, or our anger may lead to sin. Paano yun? Kapag nagiging subjective po tayo. Kapag point lang natin, point of view lang natin, ang pinakikinggan po natin. Alam mo, galit ako sa mga lalaki. Bakit? Lahat ng lalaki, bakit? Eh, dahil kasi may lalaki nang loko sa akin eh. O lahat na yun. Damay na po lahat yun. Pati si Jesus, Pastor, kasama yun. Galit ako sa lahat ng babae. Bakit? Eh, niloko ko eh. Kahit si Mama Mary, kasama yun. Damay lahat to. Yung point natin. Di ba po? Yung point of view natin. Minsan po, maraming hindi lalapit sa Diyos. Alam niyo po, bakit? Kasi takot, kasi galit sila sa magulang nila. Galit sila sa tatay nila. Akala nila, ang Panginoon Diyos, katulad din ng tatay nila. Ganun po. May mga ganun, mga kapatid. Okay po? So, gusto ko pong maintindihan natin itong dalawang salitang ito, mga kapatid, para hindi po tayo magkasala kapag tayo ay nagagalit. Okay? So pilitin po natin na magkaroon ng saintly anger, banal na galit. Paano yan? Be objective. Aralin munang mabuti kung kagalit-galit ba yung sitwasyon. Worth it ba na magwala ka? Worth it ba na masira yung testimony mo dahil lang sa pera? Worth it ba dahil lang sa pila? Dahil lang sa traffic? Di ba? Worth it ba? Do not sin. Okay? So, be objective and don't be subjective. Pangalawa, mga kapatid, patungkol po sa anger, tinuturo po sa atin ng Bible, pag daw tayo magagalit, pwede pala yun, no? Nagagalit kang hindi ka nagkakasala. Pangalawa, sabi rito, be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your anger. Number two po, of course, do not let the sun go down. Huwag daw po nating hayaan yung galit natin lubugan ng araw, mga kapatid. Pastor, ang ibig sabihin ba nito, pwede lang akong magalit hanggang 5:59? Or kung anong oras lulubog ng araw sa amin? Hindi po ganon, mga kapatid.
Ang tinuturo po sa atin ng Bible dito, mga kapatid, simple lang, kapag nagalit ka, huwag mong patatagalin. Kasi hindi, may mga sitwasyon po talaga na nagalit tayo na matagal po talaga patawarin. Tama po ba? Na-experience niyo po ba yun, mga kapatid? Taon, mga kapatid, dekada. Eh hindi talaga, lalo na ang hirap patawarin nung hindi naman humingi ng tawad. Paano mo patatawarin yun, hindi naman humingi ng tawad? Di ba? Na-experience niyo po yun? May kakilala po kayong ganun? Mga kapatid, paano mo patatawarin yun? Pero as a believers, mga kapatid, bilang isang mananampalataya, inuutusan tayo ng Panginoon na kahit na anong klase pa ng yung nagawa sa atin or prinubok ka, mga kapatid, kung ano man yan, okay, do not let the sun go down on your anger. Una, gusto po ng Panginoon, i-deal with your anger. Ito po, hindi tayo sanay dito. Usually po, mga kapatid, nag-go with the flow lang tayo. Kapag galit ka, galit ka. Ganun lang po tayo. So, hindi po tayo nasanay i-deal yung ating anger. Mga kapatid, okay po? Dito po, Paul is saying that if we're being provoked or feeling provoked, we need to make it our business to deal with the situation. And we shouldn't be satisfied until we have done so. Dealing with anger, in other words, needs to be a top priority agenda item for our lives. Sa mga may asawa dito, kumusta po? Kumusta po yung araw natin? Kapag may mga ganito, pinag-uusapan po ba natin? Dapat po marunong tayong i-deal yung ating galit. Sabi po ng Bible, di ba? Kung sino yung natisod, na-stumble, okay po, nakakita ng hindi maganda, tapos hindi siya natuwa, ang sabi ng Bible, siyang lumapit dun sa tao. Kasi mali mo, for example, Pastor, galit ako sa'yo. Eh, hindi ko naman alam na galit ka sa akin. May nakita ka lang na ginawa ko na hindi mo nagustuhan. Eh, mali ko bang ayaw mo nun? Eh, hindi naman po tayo perfect. Kakamali naman po talaga tayo. Di ba po? Nangyari, mga kapatid, ang nangyari po, mga kapatid, galit na galit kayo sa akin. Di ba? Tapos, sinasarili nyo lang. Ang nangyari, nalalayo po tayo sa isa't isa. Inyo na ako pinapansin. Ako naman, uy, kumusta po kayo? Kumusta po kayo? Che. Ayun, gano. O, wala namang che, pero alam mo yun, ang nangyari dito. Okay po. So, hindi po tayo sanay ng ganon na dinideal yung ating mga anger po o yung mga emotions na ganyan. No, Pastor, paano ba i-deal ang galit? Sa mga, baka po meron dito, madalas magalit. Okay po. Baka merong madalas magalit po dito. Una po, meron pong parang tatlong basic na paraan how to deal our anger. Una po, yung expressing. Sabi ko nga kanina, hindi tayo sanay tayong kimkimin lang yung ating galit. Ano, nagtitimpi lang ako sa'yo. Kaya nung sumabog ka, talagang patay eh. Alam mo yun? Mga kapatid, express na natin. Kausapan mo nang patagalin, kaya sabi dito, huwag nang patagalin, huwag mo nang ipunin. Kasi nga, baka pag naipon yan, pag napuno ka, magkamali ka na, magkasala ka na. Diba po? Bigla mo na lang sapakin yan, bigla mo na lang saksakin, bigla mo na lang tadyakan. Mga kapatid, kasi galit ka na, hindi mo na makontrol eh. So express mo na, kausapin mo na. I-deal mo na. Expressing. Mga kapatid, okay po? Pangalawa, Suppressing, ibig sabihin po, mga kapatid, tapusin na raw natin. Sabi ko nga kanina, worth it ba yung galit para ituloy? Worth it ba yung galit para patagalin? Kung hindi naman, tapusin mo na. Sabi po natin, inaaral po natin sa mentoring natin, mga kapatid, ang maling sitwasyon daw, maling kwento, kapag dumating sa tamang tao, tapos na yan doon. Sana po ganun din sa atin pagdating sa galit, no? Kapag dumating sa iyo yung galit, tapos alam mong hindi magandang epekto sa iyo dahil tamang tao ka, tapos na siya doon. Tapos na sa iyo. Hindi na naipapasa. Okay po, hindi na naipapasa. So paano natin ito hindi patatagalin? Express mo na agad. Sabihin mo na agad, ah, Pastor, parang mali. Pero sa in a nice way naman. Sa maayos na paraan, sa maayos na sitwasyon, pwede mo namang sabihin sa leader mo 'yan. O sa kasama mo. Huwag na yung bigla tayong bigla kang nawawala. Di ba? Bigla kang nag-leave the group. Di ba po?
mga kapatid, yung tayong nagwawala sa Facebook, huwag na po tayong ganun. Kausapin na po natin agad. And pangalawa is calming. Calming. Pakasabi nga po, calming. Expressing, suppressing, and calming. Sabihin, di ba, kung talagang galit na galit ka na, eh, magpakalma ka muna. Bago ka magsalita, bago ka gumawa. Kasi nga naman, most probably, mga kapatid, baka mali yung magawa po natin. Di ba? Baka imbis na good morning ang masabi mo, kaya lang dahil galit na galit ka kung ano pang masabi mo. So, ikalma mo na muna yung sarili mo. Hingang malalim, inhale, exhale, inom ng tubig. Tapo natin yan, mga kapatid, kalma muna. Pakasabi sa katabi mo, kalmahan mo lang. Di ba? Kalmahan mo lang. Mga kapatid, so deal with your anger. Aralin po natin ito. Importante, mga kapatid, ikaw ang nakukontrol mo yung galit mo instead na ikaw ang nakukontrol ng galit mo. Pangalawa, letter B, okay po, para hindi na tayo, para hindi na po tumagal yung mga galit po sa atin, is don't dwell on your anger. Huwag tayong mabuhay sa galit. Kapatid, alam niyo po, ang sarap-sarap mabuhay sa pag-ibig eh. Sarap-sarap mabuhay sa pagpapatawa. Di ba ang sarap lumabas dyan nang wala kang kaaway? Di ba? Like to imagine, no, life group leaders kan, dahil mong kaaway, no, paano ka mag-win ngayon yan? Di ba po? Noon pwede yan, pero ngayon hindi na po. As a believers, mga kapatid, ako po naniniwala habang tumatagal, dapat dumadami yung ating kaibigan, dumadami yung ating mga, yung networks natin, mga kapatid, at nawawala yung ating mga kaaway. So don't dwell on your anger. Sabi dito, be angry and do not sin, do not let the sun go down on your anger. The Christian is not to allow anger settle in his soul. Huwag kang papayag, kapatid, na merong galit na nakatira sa puso mo. Hindi ka po makakapaglingkod ng maayos. Totoo lang. Kanina po, nagmi-meeting kaming mga leaders ko po. So pinaaalalahanan ko sila na about this. Kasi tumatayo tayo sa harapan eh. Nagtuturo tayo sa harapan. Now try to imagine, mga kapatid, nagtuturo ko sa harapan, tapos galit ka. Anong tinuturo mo? Baka yung sarili mo na lang. Yung flesh mo, yung galit mo. Yung emotions mo, imbis na yung salita ng Panginoon. Nakita po natin yon, mga kapatid. So Christian is not to allow anger settle in his soul. The word anger here is different than angry. Earlier in this verse. Sa mga unang verse po, iba yung anger na sinasabi rito ni Paul. That's why others translated it as wrath. Okay po? Sa ibang translation, wrath po ang ginamit. W-R-A-T-H. These compound words consist of two Greek words meaning anger and alongside. Yun pong ibig sabihin niyan, anger and alongside. So this is wrath that we carry alongside our everyday actions. Hindi po maganda yung ating mga magiging, hindi po magiging maganda yung ating performance pag may bit kang galit sa puso mo. Example, galit ka sa boss mo. Nakakita na, meron po kayong kasamang ganun, galit sa boss niya. Di ba? Hindi inaayos yung trabaho. Or hindi sa boss, galit ka sa mga customer. Di ba? By the way, mag-iingat po tayo, ha? Please lang, kung meron mga klase ng tao na magiging mabait tayo sa labas, maging mabait po tayo sa mga taong naghahanda ng pagkain natin. Naku, maniwala po kayo sa akin. Maging mabait kayo. Kahit na anong init ng ulo mo, pag sila ang kaharap mo, kumalma ka. Mga kapatid, maniwala po kayo. Totoo yan. Okay po. So, ita nyo po yun. Kaya paano kung galit ka? Lagi kang galit, di ba? Tapos lahat ng tao nadadamay. O di mo alam, may mga hindi na pala magandang nangyayari sa'yo. Kasi galit ka eh. Tapo natin yon. So, anger and alongside. Kapag galit ka, mga kapatid, lahat ng kilos mo hindi magiging maganda. Listen, kahit yung mga tao, dapat yung mga tao na nagtitiwala sa'yo, sumusuporta sa'yo, di mo namamalayan na tutulak mo palayo sa'yo. Tanyo po yun, kahit galit ka, di ba, pati sila leader mo, natutulak mo palayo sa'yo. Pati pamilya mo, natutulak mo palayo sa'yo. Yung mga taong naniniwala sa'yo, iilan na nga lang yun, natulak mo pa palayo sa'yo. Mga kapatid, so there must be a time limit to an objective and righteous anger, mga kapatid. Pwede po ba yun? Lagyan natin ng time limit yung ating galit. Di ba? Dapat di ka magtatagal.
So in-work out po natin yan. Dapat sa susunod na magkita kami, dapat makapag-usap na kami. Alam niyo po yon? Dapat makapag-usap na kami, dapat inatutumagal. Kasi hindi siya gagawa ng maganda sa akin personally. Hindi siya gagawa ng maganda sa network natin. Isa po sa trabaho ni Satan, mga kapatid, pag wasakin yung grupo natin. Grupo mo, wasakin. So lahat ng paraan gagawin niya para, alam mo yun, magkaroon ng anger. Doon sa isa sa team, mga kapatid. Proverbs 16:32, sabi po dito, it is better to be a patient than to be a strong soldier. Okay na daw, maging pasensyoso. Isang malakas na sundalo. It is better to control your anger than to capture a city. So ibig sabihin, mga kapatid, ang kakayahan palang mag-control sa galit ay isang malakas na kakayahan. Katangian ng mga malalakas na tao ay yung kayang mag-control ng kanilang emosyon. Kasi ipapahama ka ng emosyon mo kapag hindi mo na-control yan. Okay po? Church, amazing people of God, simula po ngayong oras na ito. I want to challenge everyone, do not let the sun go down on your anger. Huwag mong patagalin yung galit mo. Kahit ngayon, hindi naman ako pastor talaga galit, tampo lang, nagtatampo lang ako. Kahit na, huwag mo nating patagalin. Lalo na dun sa mga taong mahal po natin, mga kapatid. Okay po? Nandiyan pa po ba kayo? Pwede ba natin palakpakan po ang Panginoon? Okay? So, do not let the sun go down, mga kapatid. Paano? Deal with your anger. Workout mo na. Trabawin mo na. Ayusin mo yung sarili mo. Okay po, kausapin mo yung tao. Baka naman mali talaga, hindi niya alam. Diba? So, kung talagang mahal mo siya, di kausapin mo. Para hindi niya na nagagawa sa iba. Para nababago na, alam mo, hindi ako natutuwa sa mga jokes mo. Yan. Jokes mo hindi nakakatuwa. Tapo natin yon. Para hindi niya na nagagawa sa iba. At is natuturuan po natin yung mga tao. Natututo po talaga sila sa atin. Kung talagang mahal po natin sila, iligtas po natin sila. Mga kapatid, okay tayo, naiintindihan natin. Buti sana kung lahat ng tao makakasama nila, ay maiintindihan sila. What if kung hindi? Katulad mo, nakakapagpigil pa. What if kung yung iba hindi? Di ba? Mga kapatid, so i-treasure natin itong mga taong nasa paligid natin. Mga kapatid, sa kabila ng mga flaws natin, ay alam mo, nasa tabi pa rin natin sila. Huwag natin silang itulak papalayo. Mga kapatid, okay po, so ngayong oras na ito, mga kapatid, mag-ayos tayo ng relationship after this. Usapin natin yung mga tao, diba? Mag-release tayo ng forgiveness in the first place. Kaya naman tayo nakakatayo ngayon kasi nakatanggap lang din tayo ng kapatawaran galing kay Lord. Tsaka ka na magsabi na, Pastor, di ko kaya magpatawad. Yan, no? Yung mga ganyan-ganyan, diba? Kapag hindi ka nakatanggap ng kapatawaran kay Lord. Pero ako po, naniniwala lahat po tayo rito nakatanggap ng kapatawaran galing kay Lord. Amen po. Sino po naniniwalang nakatanggap ka ng forgiveness galing kay Lord? Amen? Mga kapatid, edi ganun din tayo. Mag-release din tayo ng forgiveness. Mga kapatid, okay? So, ano po yung unang dalawa about anger na na-discuss po natin? Number one is what? Do not sin. Pangalawa po, do not let the sun go down. So, bibilisan ko na po ito, palubog ng araw. Number three, okay? Sabi rito, verse 27, and do not give the devil a foothold. Hira. Okay? So, sa galit po natin, number three, of course, do not give the devil a foothold. Sa Greek word po, ito ay topos. Maniwala ka. Mga kapatid, pag di mo na-control yung galit mo, topos ka dyan. Okay? Ang topos daw po is a place, locality, spot or ground, a precise spot or situation, dwelling place, abode, mansion, seat, room, space, place, opportunity, place, conditions, and positions. Yan po yung topos, mga kapatid. In this verse 27, he tells us to give no place to the devil. Ang galit daw po ay lugar. Pwedeng bahaya ng demonyo sa buhay mo. Hindi, mga kapatid. Hindi, no? Pwede siyang hawakan ng demonyo sa'yo. Maniwala ka, mga kapatid. At hanggat merong hawak, merong nakakapitan ng demonyo sa buhay po natin, hindi yan naaalis dyan. Okay po? Lagi sa'yong merong pang bato si Satan. Parang ganito. Kapal naman ang mukha mo, taas-taas mo pa yung kamay mo mamaya. Mamaya, sure ako, kakantaan, tataas mo naman ang kamay mo. Tataas mo na naman ang kamay mo. Kapal na mukha mo.
Eh kanina lang, di ba, pinangsampal mo yan, pinangsapak mo yan sa kapatid mo. Eh di ba kanina lang, di ba, dumukot ka, kumupit ka. Kita niyo po yun, lagi siyang meron siyang ipambabato sa'yo. May kapit siya sa atin, mga kapatid. Alam ko, na-share ko na ito dito nung one time kami ni Pastor Pao. Nagkaroon kami ng deliverance. Nagkaroon kami ng yung demon spirit. Mga kapatid, pinalayas po namin. At habang pinapalayas po namin yun, nagpipray kami, pinagpipray namin tong taong ito, yung sinasapian, kinausap si Pastor Pao eh. Sabi sa kanya, ginaganyan-ganyan mo pa ako, pinapalayas-palayas mo pa ako, kagabi lang nag-away kayo ng nanay mo. Totoo. Tinanong ko siya, pas nag-away kayo? O, pas nag-away kami. Sabi niya ganun. Totoo. Pero mo, laging ganun si Satan. Habang gumagawa ka ng tama, habang gumagawa ka ng maganda, sasabayan ka niya ng mga mali mo sa buhay. Sana po, wag tayo maging katulad ng ganun, no? Sa demonyo. Bumabawi na yung tao. Tapos tayo naman, di ko makalimutan yung ginawa mo noon. Kita natin yon. Kapatid, pang demonyo yun eh. Kita natin. Ito matindi. Ang alam lang ni Satan, yung mga malimong nakaraan. Di niya alam. Sabi ko sa kanya, pas nag-away kayo kagabi. Sabi niya, oo, pas nag-away kami. Pero okay na rin kami kagabi. Yun ang hindi alam ni Satan. Kasi Satan, ang alam lang niya, yung mga pangit natin. Yung mga pangit sa atin, nakaraan natin, mga kapatid. Pero hindi niya alam yung mga magandang nangyari na sa buhay natin. Kasi siya kasing pakialam sa magandang mangyari sa buhay mo eh. Gusto lang niya sirain ka. Kaya ang gusto niya lang, laging tignan yung mga mali nating nagawa noon. Eh, napatawad na tayo ng Panginoon eh. Di ba? Kapatid, kapag napatawad na tayo, kapag napatawad na ng Panginoon, please naman, patawarin na rin natin ngayon. Kaya alam niyo po, kaya maraming tao hindi makabangon, hindi makabawi. Kasi kahit bumabawi na, hindi pa natin nakakalimutan yung nagawa nila. So, bitawan na po natin yun. Huwag tayong maging demonyo na laging hawak-hawak yung mga pangit na nakaraan ng mga mahal natin sa buhay kahit bumabawi na. Mga kapatid, kita niyo po yun. Ganon si Satan eh. Diba? Hahawakan niya, babahayan niya yan. Yung galit na yan, babahayan niya yan. So, huwag tayong pumayag na merong hinahawakan sa atin ang demonyo. Huwag kang papayag. Pakisabi nga po sa katabi, huwag kang papayag. Okay? So, sabi dito, itong word place comes from the Greek word topos, from which we get our word topography. It refers to a piece of ground. And yung foothold naman, mga kapatid, yung foothold naman is a place where a person's foot can be lodged to support them securely, especially while climbing, secure position from which further progress may be made. Yan naman yung foothold. Alam mo yun, wag mong hayaan, mga kapatid, na yung galit mo maging tungtungan ni Satan para sirain ka. Wag mong payagan na yung galit mo maging tungtungan ni Satan, lagi siyang pumasok sa isip mo, tungtungan ni Satan, papunta sa puso mo. Wag nating payagan, mga kapatid. Alam niyo po, masasayang lahat ng sakripisyo natin dito kapag hindi mo natutunang kontrolin yung galit mo. Mga kapatid, so do not give the devil a foothold. Paano? Bakit pala? Bakit? Kasi nga, mga kapatid, ang galit, letter A, is an opportunity to deceive us. Okay? Opportunity to deceive you. Pagkakataon na ni Satan yan para maloko po tayo. O, di ba? Mali yung ginawa niya. Di ba? O, dapat lang magalit ka. Pwede kang magwala. Pwede kang mawala. Pwede kang hindi magbasa ng Bible. Pwede kang hindi mag-pray. Bakit? Eh, galit ka eh. Pwede kang hindi mag-disciple. Sa totoo lang, pwede kang magmura. Galit ka eh. Tignan niyo po yun? Opportunity to deceive you. Kapatid, huwag kang papayag na maloko ka na naman ni Satan. Pwede ko po ba kayong i-challenge? Pwede ba this time tayo naman ang umiscore kay Satan? Lagi na lang po tayong, sa matagal na panahon, lagi na lang tayong naiiskora ni Satanas. Pwede ba this time, ikaw naman ang umiscore kay Satan? Amen po. Andiyan pa po ba kayo? Amen? Score tayo kay Satan. Every time na, alam niyo po yun, every time na i-deceive ka ni Satan, kapatid, huwag kang magpapaloko. Patayin mo agad yung galit, patayin mo agad yung maling pagkaisipan na nabubuhay diyan sa isip mo, yung maling emosyon, patayin mo agad.
Kasi nga, opportunity yan ni Satan para maloko po tayo. Pangalawa, ang galit po is an opportunity to defeat you. Pagkakataon ni Satan yan para talunin po tayo. Na, para maloko ka. Pangalawa, para talunin ka. Mga kapag, kasi alam niya eh, na madali kang gumawa ng hindi maganda pag galit ka. Hindi ko kakausapin si tatay. Bakit? Eh, galit ako eh. Ano po yun? Sabi po dito, mga kapatid, verse 27, don't give, sa easy to read version, don't give the devil a way to defeat you. Hindi, no? Prayer works pa tayo. By the way, mga kapatid, may, baka sa mga hindi pa po nakakaalam, di ba? Meron po tayong prayer works every Saturday din. Nang madaling araw, punta po kayo, sarap mag-pray. Mga kapatid, meron din tayong Friday, punta po kayo, sarap mag-pray. Kaya lang mga kapatid, alam mo yun, pray ka ng pray dito, no? Rasha tayo, araba-araba, ya. Ang bihira yan, isang galit lang, nadali ka, oh. Pray-pray pa tayo dito. Tapos hindi mo lang nakontrol yung emotions mo. Nakipag-road rage ka. Kita po natin yun. So the devil seeks opportunity to use unconfessed sinful anger to do damage to our spiritual lives. Matinding damage po ang gagawin niyan sa ating spiritual na buhay. Mga kapatid, yung word give place is to give the devil a platform to do further damage your life. It is very dangerous to give the devil room to operate in our lives. Huwag po natin bigyan ng lugar si Satan sa buhay po natin. Mga kapatid, the Greek word topon, translated opportunity, can also refer to a place or room. Believers should strive to keep Satan out of every aspect of our lives. Kapatid, kung nilalabanan natin, listen, kung nilalabanan mo yung pornography, kung nilalabanan mo yung immorality, nilalabanan mo yung mga vices, kapatid, labanan din natin to. Baka nakakalimutan natin na pwedeng mag-operate si Satan sa ganitong maling emosyon po natin or ganitong pag hindi po natin na-control yung ating galit, mga kapatid. Okay po. So hindi lang pornography, hindi lang immorality, vices ang kalaban po natin dito, sexuality. Hindi lang ganun, mga kapatid. Pwede rin natin tong maging ikabagsak pag hindi mo nabantayan yung galit mo. Pag hindi mo na-control yung emotions mo. Sabi po ng 1 Peter 5:8, control yourselves and be very careful. The devil is your enemy and he goes around like a roaring lion looking for someone to attack and eat. Church, we must constantly be on guard. Magbantay ka. Don't let your emotions unattended. Mga kapatid, kaya nga napaka-importante magpalakas po tayo. Okay, magpalakas ka physically, magpalakas ka spiritually. Alam nyo po, naiintindihan ko, ang laki ng parte ng mahina nating katawan sa kinababagsak po natin. Minsan ang hirap mag-response ng tama kapag mahina yung katawan po natin. May sakit tayo, gulo-gulo ng isip natin. So palakasin po natin yung katawan natin. Pag mga walang katuturang puyat, huwag na tayo magpuyat. Okay po, kumain ng maayos. Huwag mong hinahayaan na inuubos ng kung ano-anong mga bagay lang yung ating araw, mga kapatid. Magpalakas tayo. Okay po ba yun? Mag-exercise tayo. Bumalik kayo sa maglakad-lakad, mag-jogging, mag-basketball, kung ano-ano. Basta, alam nyo po yung palakasin po natin yung katawan natin. Amen po? Kasi mas nakokontrol mo ng tama yung emotions mo kapag malakas yung katawan mo. Huwag magpapagutom. Para hindi ka na pagkakamalang may sapi. Ang dami pong ganyan, kala mo may sapi, gutom lang pala. Okay po, mga kapatid. Kaya, kami bago namin pinag-pray, binabatuhan na lang muna namin ng pagkain eh. Kasi baka wala naman talagang sapi, gutom lang pala. Mga kapatid. Okay po, gutom lang pala. So, sabi dito mga kapatid, be on guard. Okay? At huwag din lalayo sa mga tamang tao. Andiyan pa po ba kayo? Huwag kang lalayo sa mga tamang tao kasi malaking tulong itong mga taong ito para bantayan tayo. Alam niyo po, ang laking tulong ng discipleship sa akin sa mabilis na pag-ayos ng buhay ko. Ang laking tulong. Sino sa inyo mag-agree sa akin? Amen? Ang laking tulong. Tama po ba? Amen? Andiyan pa po ba kayo? Laking tulong. Bakit? E paano ka gagawa ng kalokohan sa isang lugar na kilala kang Kristiyano? Di ba? Kilala kang pastor.
Tapos laging may mga nakatabi sa iyo, bira, inuubos yung kape mo, di ba? Oh, paano 'yun? Paano ka makakagawa ng kalokohan? Ang daming laging kasama sa paligid mo. Mga kapatid, so huwag tayong hihiwalay sa kanila. Huwag mong sinasana yung kapag may hindi ka magandang nararamdaman, i-isolate mo yung sarili mo. Di ba? Mga kapatid, magdi-disconnect ka sa group chat ninyo. Tapos sasabihin mo, wala silang pakialam sa akin. Wala silang pakialam. Ano walang pakialam? Umalis ka. Di ba? Andiyan po ba kayo? Be on guard. Magbantay po tayo. And do not leave your emotions unattended. Maniwala ka, the devil is a thief. He is an opportunist. Napakahusay nito, bumulsay ni Satanas. Mga kapatid, maniwala po kayo. So magbabantay po tayo. Alam niyo po mga kapatid, dito na po ako magtatapos. Pabalik na po si Lord. Pabalik na si Lord. So huwag kang papayag na si Lord pabalik, ikaw naman paalis. Okay? Kapapayag. Mga kapatid, be on guard. Bantay po tayo. Huwag mo lang bantayan yung sarili mo, bantayan mo rin yung katabi mo. Pakisabi nga, pwede ba pakisabi sa katabi mo, bantayan kita. Pinagpala yung katabi yung crush niya. Oh, galing kay pastor yan ha, babantayan daw kita. Di ba? Magbantayan po tayo. Kung gusto mong, kung pangarap mo na datnan ka ng Panginoon dito, sana pangarap mo rin sa katabi mo yon. Huwag kang papayag. Huwag kang papayag na ilang linggo siyang wala, ilang linggo siyang hindi nakakausap. Huwag kang papayag. Amen po? Mga kapatid, lahat po tayo, datatnan tayo ng Panginoon dito. Amen po? Amen? Palakpakan po natin si Lord. Come on, tatayo po tayong lahat. Sige po, tatayo po tayong lahat ngayong oras na ito. Again, church, how to get mad and glorify God at the same time? Sabi po natin, do not sin. Do not let the sun go down. Do not give the devil a foothold. Pastor, paano po ako? Nagalit na ako ng sobra. Pastor, dinala na nga ako sa maling buhay ng galit ko. Sinira na ng galit yung pamilya ko. Anong gagawin ko, Pastor? Alam niyo po, good news, you are in the right place. Yung Diyos po na pinaglilingkuran natin, mga kapatid, ay kayang umayos ng mga hindi magandang sitwasyon po natin. Kaya kang pabawiin ng Diyos. Kayang iayos ng Panginoon ang sitwasyon natin. If only you believe. Kung maniniwala ka lang. Can you close our eyes right now? Now, if this is the cry of your heart, sinasabi mo, Pastor, gusto ko ng healing. Gusto ko magkaroon ng strength na makapag-release ng forgiveness. So, totoo lang, kapatid, hindi ka dadalihin ng galit na yan sa potential mo. Papatayin ka ng galit na yan. Kahit doon sa mga taong naniniwala sa'yo, sumusuporta sa'yo, ilalayo ka niyan. So don't allow your anger ruin you. And of course, kung hayaan na sirain niyan yung relationship mo kay Lord. If you're this person right now, gusto mong lumaya sa pagkakabilanggo sa galit, I want to encourage you to say this prayer with me. Hindi ko po alam kung first time mo lang gagawin ito or matagal mo nang ginawa. Pero this time, pwede bang gawin mo siyang seryoso? Make it your personal prayer. Say this prayer with me. Sabihin mo, Panginoon. Panginoon. Patawad po. Patawad po. Sa aking mga kasalanan. Sa aking mga kasalanan. Ngayong oras na ito. Ngayong oras na ito. Bigyan mo po ako ng lakas. Bigyan mo po ako ng lakas. Na magpatawad. Na magpatawad. Katulad ng pagpapatawad mo sa akin. Katulad ng pagpapatawad mo sa akin. Salamat po. Salamat po. Dahil naniniwala ako. Dahil naniniwala ako. Ngayong oras na ito. Ngayong oras na ito. Ako po'y iyong tinanggap. Ako po'y iyong tinanggap. At minahal. Minahal. Salamat po. Salamat po. Dahil ikaw. Dahil ikaw. Ang aking Panginoon.
ang aking Panginoon at tagapagligtas. In Jesus' name. Amen. Amen. Pwede ba natin palakpakan ang ating Panginoon ngayong oras na ito? Kung ipinanalangin niyo po yung panalangin na yan with all of your heart, I want you to believe starting tonight, your life will never be the same again. Maniwala ka, lalawak ang network mo, magiging masaya ang puso mo, magiging maayos ang isip mo. Before we end this celebration, can we just once again worship the Lord? Come on. We believe that everything, when praise goes up, blessing comes down. Come on. Let's worship the Lord. Let go of that anger. Release forgiveness. Move on. Bawi ka. Simula ka ngayon. I will lift these hands in faith. I will believe. Simulan mo nang tumingin ng potensyal. I remind myself of all that you've done. Ito lang. Makikita mo ngayon yung mga tao sa paligid mo bumabawi. Yung sarili mo makakabawi. Come on, worship the Lord. Can we just raise our hands right now? Come on, pwede mo bang itaas ang kamay mo? Come on, it's a sign na sinasabi mo, Lord, I want you right now. I'm surrendering to you right now. I am forever yours. Mountains higher, valley low, I sing out and remind my soul, I am yours, I am forever yours. Love came down and rescued me. Love came down and saved me. Punuin natin ang lugar na ito ng pagmamahal. Punuin natin ang lugar na ito ng pag-ibig. At hayaan mong mag-manifest yan sa'yo. Umabot sa pamilya mo. Umabot sa mga classmates mo. Umabot sa mga katrabaho mo. Fill this place with love. I am forever yours. Love came down and rescued me. Love came down and set me free. I am yours. I am forever yours. Mountains higher, valley low, I sing out and remind my soul, I am yours. I am forever yours. Kung kaya mo pang manatiling nakataas lang ang kamay mo, taas mo lang kamay mo. Father, in the name of Jesus, Lord, I pray po sa mga kapatid ko po, Panginoon. Hindi ko po alam kung meron akong mga kapatid ngayon. Sinira ng galit. Naapektuhan ng galit, naapektuhan yung kanilang pangarap because of anger, Panginoon. Tumulak ng maraming taong nagmamahal sa kanila dahil sa galit. Nalugmok sa kalungkutan dahil sa galit. Nagputol na mga tamang relationship dahil sa galit. Lord, tonight, tinatapos namin ito in the name of Jesus. Church, right now, I want you to receive your freedom. Pinapalaya ka ng Panginoon sa galit na yan. Pinapakita sa iyo muli ng Diyos kung gaano kaganda ang buhay. Gano'ng kasarap ang may mga kasama. Ano yung pakiramdam ng sinusuportahan ng hindi hinihiwala yung sarili sa karamihan. In the name of Jesus, God is healing you right now. God is healing your heart. Binubuo uli ng Diyos yung puso mo. Ngayong oras na ito. And because of that, makakabawi ka, makakabangon ka, makakapagsimula ka uli ng tama. Masasabi mo uli yung salitang mahal kita. Makakayakap ka uli ng mga taong mahal mo. Haharap ka uli sa hapagkainan sa kanila. Mabubuo ang mga relationship na nawasak dahil sa galit. Makakapag-perform ka uli ng maayos. Ngayong oras na ito, in the name of Jesus, tinatapos ko, Panginoon,
ang spirit of rebellion because of anger. In the name of Jesus, may mga relationship mabubuo, may mga pagkatao mabubuo, may mga pangarap na mabubuo. Dahil ngayong gabing ito, lumalaya kami sa galit. Receive your freedom. Lord, may mga kasama rin po ako struggling financially. Lord, I speak for your favor. Patagpuin mo po ang aming mga pangangailangan. Iba, ililigtas mo kami, Lord, sa pagkabaon sa utang. May mga kasama kaming nag-aaral, Panginoon. Lord, nag-struggle sila sa kanilang pang-tuition. Lord, you will support them in the name of Jesus. You will give them the wisdom, Panginoon, to produce wealth. Pagtatapusin mo sila, Lord. Sasamahan mo silang matupad ang kanilang mga pangarap. Salamat po, Panginoon. Ngayong gabing ito, binibigyan ka rin ng lakas ni Lord, ng kakayahan, mag-release ng forgiveness. Salamat po, Panginoon. Dahil pinaintindi mo sa amin, Lord, na kami lang din naman ay napatawad. Produkto kami ng kapatawaran mo. Kaya wala kaming karapatang para hindi magpatawad, Lord. Salamat po. Salamat, Lord, sa restoration. Thank you, God, for salvation. Freedom. Come on, before we end the celebration, once again, come on, lift up the name of the Lord. To the one who set you free. To the one who loved you unconditionally. Come on, lift up the name of Jesus. Love came down and rescued me. Thank you, God, for rescuing us. And set me free, for I am yours. Come on, hindi si Satanas ang nagmamayari sa'yo, kung hindi si Lord. Mountains high or valley low. Oh! Sing out and remind my soul. I am yours. Come on, shout it out. Forever yours. Cause love came down and rescued me. Love came down and set me free. I am yours. I am forever yours. Come on, sing it again. Mountains high or valley low, I sing out and remind my soul. I am yours. I am forever yours. Salamat po, Panginoon. Ngayong gabing ito, Lord God, hindi na kami mabubuhay sa nakaraan. Mabubuhay kami sa iyong plano sa amin, Panginoon. Thank you, God, for your forgiveness. Thank you for your freedom. Pinalaya mo kami, Panginoon. Salamat po. Salamat po lahat po nang naniniwala siya ay pinagpala ni Lord. Come on, mga pumalakpak ng malakas ngayong gabing ito at magsabi po ng malakas na amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Sige po, makakaupo muna po ang lahat. Once more, let's clap our hands to our God. Yung palakpak na masaya, yung palakpak na may kagalakan sa inyong mga puso. Dahil this time, this is the exciting part and I know lahat tayo ay masaya. Amen ba? Sino dito pinalaya na? Kasi ikaw kanina nag-release na ng ano ng pagpapala. Yes, okay. So let's read on this. 2 Corinto 9:6-8. Sabi dito, ang bawat isa dapat magbigay ayon sa kanyang pasya. Maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Okay? Ng may kagalakan at hindi galit ha. Kasi kanina, puro galit na yung narinig natin kanina sa preaching ni Pastor Edward. Tama ba? So this time, may kagalakan. Tingnan mo nga yung katabi mo. Yan ba ay magbibigay ng may kagalakan? Diba? Hindi lang yan magbibigay ng kagalakan. Magbibigay yan ng may kagandahan at may kagwapuhan. Amen ba sa mga nandito? Amen. Sige po, pwede nyo na pong kuhanin yung envelope sa harap ng table, sa harap ng upuan nyo rather. Ayan, sige. Sulatan nyo po ng inyong mga magagandang pangalan, mga gwapong pangalan, and make sure ang ating ibibigay ay may kasamang kagalakan. Okay? Sabi doon kanina, hindi napipilitan lamang. Tama ba? So, alright. So, naisulat nyo na po ang inyong mga pangalan.
Let's pray for that tithes and offering na ibibigay natin. I know God, alam ni Lord ang mga desire ng inyong mga puso, and some of you praying for house and lot business, praying for tuition fee, praying for works, and already declared na yan kanina ni Pastor Edward. And right now, bibigyan na natin ng action yan. Because the money na ibibigay mo, yung money na nasa envelope, yan ang magsisilbing action. Action na i-release na natin yung mga nagpipray natin kanina. Amen. So, sige, let's bow our head and let's pray. At hawakan mo mabuti ang yung envelope na yan. And put some faith on that. Okay? Let's pray. Father in heaven, Lord, salamat Panginoon for this night. O God, Lord, binigyan mo na naman po Panginoon ng opportunity ang mga anak mo na makapagbigay, Panginoon. Lord, ginamit mo Panginoon ang aming mga trabaho bilang isang resources, Panginoon, sa aming pagbabalik ng aming mga tithes and offering, O God. And Lord, we declare and we pray for those people, Panginoon, na nagpipray ng trabaho, tuition fee, promotion, business, house and lot, and even more, O God. Lord, we declare marireceive nila ito, Panginoon, in God's time, in time, Panginoon. Lord, hindi man delay, but God, ibibigay mo ito, Panginoon, Lord, ng ayon sa iyong oras, O God. Salamat, Lord. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. Maaari na po tayo magbigay. Amen. Sige po, palakpan natin si Lord ng malakas. Tatayo po tayong lahat ngayong oras na ito. Praise the Lord. I believe po tayo pinagpala ng Panginoon. At huwag po nating hayaan na yung pagpapala na yan manakaw po sa atin. Amen po. Amen. Pakisabi nga po sa katabi, huwag mong papanakaw yan. So I believe po na after this, tayo po yung pinakamasarap kausap. Tayo po yung pinakamasarap kasama. Amen po. So wag po nating payagan na tayo lang po yung pinagpapala ng Panginoon. I-share po natin sa iba ito. Mga kapatid, marami pong nangangailangan sa kung anong meron ka ngayon. Okay po. Marami mga kapatid, nag-aantay lang po sila sa atin. Panalangin po natin sila, yung mga mahal po natin sa buhay. So dalin po natin sila sa paanan ng Panginoon. Amen po. If we really love them, mga kapatid, dalin po natin sila sa paanan ng Panginoon. Amen. Let us pray before we end, mga kapatid. Lord, salamat po again. Thank you, Holy Spirit, for your presence, Lord. Wala pong katumbas, Panginoon, yung mga oras at araw na nasa presensya po kami. Mga panahon, Panginoon, sumasamba kami sa iyo, Panginoon. Salamat po at naniniwala ko, Lord God, naghanda ka ng mga pagpapala, Panginoon, sa iyong mga anak. Naniniwala ko, Lord God, you will protect us, Lord, from any harm. Panginoon, may mga promotions na darating sa amin, Panginoon. Salamat po. In the name of Jesus, sa aming samantalang pag-iwahiwalay, Panginoon, dalin niyo po kami sa aming mga tahanan, ligtas at payapa. At kung may mga gagawin pa po kami, Lord God, Lord, give us strength again para ma-accomplish namin itong mga bagay na ito. Salamat po. Minsan pa po, mga kapatid, tataas po natin ang ating mga kamay and we will receive this blessing coming from the Lord. Right now, people of the Lord, may the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Father, we receive all this blessing. Lahat po ng pinagpala ni Lord, magsabi po ng malakas na amen. Amen and amen. See you next week. Even when it hurts, even when it's hard, even when it all just falls apart, I will run to you, 'cause I know that you are lover of my soul, healer of my scars. And even when it hurts, even when it's hard, even when it all just falls apart, and I will run to you, 'cause I know that you are lover of my soul, healer of my scars. You said in my heart, you said in my heart, oh, you said in my heart, you said in my heart. 'Cause I'm not gonna worry, I know that you got me right inside the palm of my hand.